Hello everyone! Muli ay welcome back sa aming YouTube channel. So ang pag-uusapan ulit natin ay tungkol sa Mayana. Naman ay bumili ako ng mga iba't ibang klase ng paso. So ito siya, pahaba. Dahil ang gagawin kong style ng ating Mayana ay maikli lang, hindi siya matataas. Okay. So ito naman yung isang mahaba din. So titignan natin kung ano ang magiging result nito. Kung ang ating paso naman ay mahaba o mataas. Okay, so ngayon ay umpisa na natin ang ating pagtatanim. So ito yung unang itatanim natin. Ayan, ito ang kulay nito. Pagka naarawan na maigi ay magkukulay dilaw at mayroon siyang gantong klasing guhit para siyang stocking. So marahil ito ay family din ng stocking na Mayana. Okay, so ngayon umpisa na natin ang ating pagtatanim. Dahil ito ay medyo matangkad na, so, ang gagawin na ko na lang dito ay babawasan ko muna yung lupa. Medyo ilalalim natin ng konti yung ating pagtatanim para hindi na natin siya ikakat. Hindi na natin siya babawasan. Hindi na natin siya itatapkat. Kaya bawasan na lang natin yung ating lupa. Ayan. So, ganito ang gagawin natin. Tanggalin muna natin yung maliliit. Para ano, bunutin muna yan. Okay, so ganyan. And then, medyo babawasan natin ng lupa para magkaroon ng space yung ating ibang halaman mamaya. Dahil gusto ko siyang makapal ng tingnan, kaya lalagyan ko pa siya ng ibang mga halaman. Anyway, hindi naman ito napakahirap buhayin. Kaya, pwede lang na medyo tanggalan ng lupa. Ayan, so iyan yung ating pinaka-center. Ngayon naman ay magdadagdag tayo ng iba pa. So marahil ay ito. Medyo makapal ito. Pero pwede siguro natin itong hatiin. So ikakat natin. Anyway, kagaya nga ng sabi ko, hindi naman napakahirap buhayin itong ating Mayana. Ayan. Yung isa ay dito. Parang mas makapal dito sa kabila. Ayan, tapos magdadagdag pa tayo. Ayan. Magdadagdag na tayo ng lupa. Dahil masyadong maikli itong ating susunod na mga itatanim. Okay, dito sa side na to lang. Ayan. So, medyo natuyo na yung isa dahil kanina ko pa siya na binunot. Pero okay lang yan. Mabilis lang yan mabubuhay. Ito naman ang ating isusunod. Malalaki ang dahon nito. Kapag matagal na siyang naka-expose sa araw, ayan, ganito ang magiging kulay ng kanyang dahon. Ayan, so maglalagay din tayo ng ilang mga piraso para mabilis siyang kumapal. So ito yung ating pinaka-center.
dito ulit siya sa isa pang corner. Ayan. Ngayon ay magdadagdag naman tayo ng lupa. Ito naman ngayon yung ating next. Hindi na natin ito dadagdagan ng iba pang kasamahan dahil mag-isa na lang to. Hindi, makapal na siya. Kaya hindi na natin siya lalagyan. Yan. So, dagdagan na lang natin siya ng lupa. Makapal na talaga to. Kaya mag-isang puno na lang. Okay. So, ayan. Punta tayo sa pangatlo. Ito yung tinatawag nilang campfire. Ito ang isi-center natin. Medyo matangkad. Pero kailangan nating bawasan to ng lupa. O, saan tayo maglalagay? Ayan. So, ito yung ating center. Tag natin yung ating gilid. Tanim na muna natin yan. Pwede naman natin yung bawasan pagka split tayo ng lupa. Ganyan natin siya. Ito. Yan, dagdagan na natin siya ng lupa. Ayan, so pagkatapos nating tanim, so atin na silang didigan. So hindi na natin sila masyadong didigligan ng napakarami dahil ito ay basa kanina. So ngayon, ang gagawin na lang natin ay imimist natin. Para matanggal yung kanilang stress. Dahil na-stress sila sa kanilang pagkaka-ilipat. Ayan. So sa mga susunod na pagkakataon, i-update ko kayo dito at ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ititrim. Gagawin natin siyang lulundo yung ibang mga or bababa mula dito yung ibang mga sanga niya sa gilid. Dahil nga mataas itong kanyang paso. Ngayon, tapos na natin silang itanim at madiligan at na-sprayhan na rin natin. So, ngayon, saan natin magandang ilagay itong mga ito? So, pwede natin itong ipasok sa loob ng ating bahay. Pero, make sure na ilagay natin siya sa may bintana. Ibig sabihin, sa nasisilip-silip siya ng araw. At kung gusto niyo naman siyang ilabas,
mula sa loob ng ating bahay, huwag ninyo siyang idadirect kaagad sa arawan dahil siguradong malalanta ang kanilang mga dahon. Kung halimbawa, nag 7 days siya sa loob ng bahay nyo. So gusto naman ninyo ngayong mas paarawan. Huwag po ninyong ilalagay agad-agad sa direct sunlight. Kundi ilagay nyo na lamang siya muna doon sa partly shaded area. Sana sisilip-silip lang ng araw. Oh, ang size ng paso na aking ginamit ay 12 inches at ang kanyang diameter ay 6 inches. So magandang puti ang ating gamitin para ma-highlight na maigi yung kulay ng ating halaman. So yan yung ating mga tips na naibigay sa inyo sa araw na ito tungkol sa pagdi-design ng ating mayana. Okay, so yun lang at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at nawa ay mas marami pa ang mag-subscribe, lalong-lalo na sa mga bago pa lamang nanonood sa aming YouTube channel. Maraming salamat at muli, bye-bye sa inyong lahat!